God, oh my God. Magka-cash out tayo para medyo mura na lang kasi magka-credit card tayo, guys. Medyo nang magandang color. Feeling ko mag-white na lang ako kasi white or black lang yung choice ko eh. Ayan, sige. Okay, kukuha na tayo ng iPhone XR. Color white, 128 gigs. Gigs mo kaya ano, tempered glass. Pero may sabay size card. Ah, okay. Ang choose ka na lang ng color. May 3D ka dito. 3D to? Ito na. Ah, may 3D. Oh, cute. Chicken ang color na rin. Ilang ano to? 5,050 mAh. Welcome back to my channel, and for our first time viewers, hello po, I'm Zah. Please don't forget to subscribe to my channel and click the bell button para ma-notify kayo kapag may mga bago tayong videos. And ano pang gagawin natin ngayon? Mag-unbox tayo. So i-unbox natin yung binili natin kahapon, which is yung iPhone XR. Ito siya. Yan. Tapos, i-discuss din natin kung bakit ito yung binili ko, kung ba't ito yung napili natin, bakit hindi XS or XS Max, ano ba, 10S ba or XS, basta yon. Kung bakit ito yung napili natin, at yung mga pros and cons nitong mga phone na to. Kaya, without further ado, let's start, guys! Tayo. Ang init, grabe. Gusto ko kasi outdoor tayo ngayon, kaso sobrang init. Kung pinagpapawisan ako, yan, nakikita nyo naman. Pasensya na kayo. Hulas na ako. Ayan, i-discuss na natin ang yung iPhone na bili natin sa ang tawag dun? Sa Venice Grand Canal Mall. Naghahanap kami ng power mac, pero unfortunately, walang power mac. Kaya dito na lang tayo napunta sa Beyond the Box, which is authorized dealer. Dealer ba or seller? Ang, ano ba sila tawagin? Basta yon authorized naman sila na, yun nga, dealer or seller ng iPhone. Ng mga Apple products yan, Beyond the Box. Ang nakakatuwa din kasi meron silang free, ayan o, may free sila na power bank. Tatlong colors to. Etong black yung napili ko para medyo classic lang black. Tapos meron silang parang silver or gray na color, tapos red. Ayan, ito yung napili ko. Ito o, ang mahal nyo, nakikita nyo guys. Ayan yung presyo niya, 2,950, pero doon free na siya. Kaya, ayun, nakakatuwa. Kasi kailangan natin lagi ng power bank, di ba? May power bank naman ako, pero at least ito, medyo manipis. Tsaka mas, ano siya, mas magaang. Ilang ano to? Ilang MA? 5,050 lang, pero okay na din yun. Di naman tayo nagtatagal ng sobrang tagal sa labas. So, okay na to. Basta lagi lang, ano, full charge. Tapos, bumili tayo ng tempered glass. Siyempre, kailangan to. First day pa lang ng phone, kailangan may tempered glass na para hindi magasgasan. Ang bili namin dito ay 690. Yan, 690. Ewan ko kung makita nyo yung price. So, dahil nga ito, yan, tubuksan natin siya. Dahil hindi natin binuksan, wala akong ibang choice kundi ako maglalagay ng tempered glass. So, feeling ko naman kayo siya. Sorry guys, mainit talaga. Gusto ko lang talaga ng view dito. Ayan, ito siya. 128 gig. Ayan. Hindi kasi ako sanay yung mga ganyan-ganyang focus eh. Ayan, yan. 128 gig. Yan. So, magsa-start na tayo. Na-excite ako. Bubuksan na natin. Ha! Ayan, meron siyang plastic something dyan na parang ipupull na. Ay, shocks! Ito na. Yay! Ayan na! Tanggal na natin yung plastic. Ayan, super nice. Puro nice na sinasabi ko. Ayan. Oops. Yay! Ang corny ko na. Tapos, tanggalin natin to. Okay! Ayan na siya. Ay, ang ganda. Ang ganda po. Super ganda. Oh, white po yung pinili ko. Yan. As you can all see, white siya. Ang choice ko talaga is black or white. Eh, nung nandun na tayo sa store, ayan, white na lang. Di ba ang cute? Ano yung mga kasama niya? Ito ang mga kasama niya. Oops! Ito, adapter tawag dito, di ba? Charger adapter. Earphones.
Hindi to yung air, yung ano ah, hindi to yung earpods ha, may wire yan. Okay, wire tama. Tapos yung cable charger. Yan. That's all. Balik na natin. Discuss na natin kung ba't ito yung napili ko. Magsusplurge ba tayo and we will go with XSmax or XSmax or XS o dun tayo sa mas affordable and colorful na XR. Okay. Yan. Ang price nito is 55,490. Yung 128GB yun. Sa XS naman, 64GB pa lang, 69,990 na. So, magkano rin yung difference niya, diba guys? Sobrang laki. From 55,490, magsusplurge ka ba ng sobrang mahal sa XS na 69,990? Diba sobrang mahal? Sobrang laki ng difference niya. Diba guys? Sobrang laki ng difference. So, feeling ko, hindi naman ganun ka-worth it. Okay, price pa lang yon. Medyo nag-ano na ako, nag-back off na. Back off. Ayan. Sa size naman, ito. Itong XR, 6.1 inch. Mas maliit yung XS na 5.8 inch. Tapos yung XS Max is 6.5 inch. Yung XS Max, yeah. Guys, yung XS Max kasi, kasing laki siya ng iPhone 8 Plus. Eh, medyo nalalakihan kasi ako yung grip ng kamay ko kasi hindi naman ganun kalaki yung kamay ko. So, feeling ko, ito lang talaga, ito yung parang just the right size phone para sa akin. So, in price, in size, ito pa rin yung panalo for me. Sa material naman, material nito is aluminum pa rin yung gilid. Aluminum siya. Then yung sa ano sa XS Max and XS is stainless steel. Feeling ko wala naman din masyadong difference kung mag-aluminum ka or stainless steel, di ba? Kasi more or less lalagyan mo din naman to ng case. So, hindi naman masyadong pansin kung ano yung material niya sa gilid or kung saan man. Okay, sa colors naman, sinabi ko na sa inyo yung color na pinili ko, which is white. May ibang color pa nito. May black, may blue, may coral, and may red, and may yellow. Actually, iniisip ko talaga black. Kaso, parang syempre, girly-girly, hindi naman sobrang girly na mag-yellow tayo or coral. Kaya pinili ko na lang white na lang. Classic color pa rin. Ang colors naman ng XS tsaka ng XS Max is silver, tapos yung space gray nila tsaka gold. Screen display, siguro ito yung pinaka, yung sobra talagang difference ng XS tsaka ng XR, yung display nila. Kasi yung XS, naka super retina OLED panels siya. Eh itong XR natin is liquid retina display lang, LCD screen. Pero guys, sa totoo lang, kung hindi mo naman hawak yung XR at hindi mo naman makocompare ng talagang personal na sabay, hindi mo naman talaga mananotice kung anong difference ng ano nila, ng screen nila. So, wala naman kaso. Pero i-discuss na rin natin, itong XR is 1,792 by 828 pixels. And yung XR naman is 2,436 times 1,125 pixels. Sobrang laki nga ng difference, pero kagaya nga ng sabi ko sa inyo, kung hindi nyo naman siya hawak ng sabay, at titingnan sila ng sabay, hindi nyo rin naman manonotice ang difference nung phone. Tsaka may nabasa kasi akong review na yung XS or yung XS Max, kasi naka-OLED siya, diba? Yung parang minsan may glitch, kaya parang sumasakit yung mata, yung mata natin kapag masyado nang tutok sa phone. Ayoko namang mangyari sa akin yun. So, okay na ako dito sa LCD natin. Okay, sa camera naman, ito ang isa rin sa difference talaga na kaya nag-XS yung iba or XS Max. Ang hirap, 10S na lang kaya. Dahil dito, sa camera nila. Kasi yung camera, dito nakikita nyo naman, single lang ang camera natin. Single 12MP wide angle. Na nag-offer lang siya ng hanggang 5 times digital zoom. Ang XS and XS Max, dual sensor siya, dual camera, 12MP wide angle, 2 times optical zoom, and up to 10 times digital zoom. So, yun talaga yung difference ng camera. Malaki din yung difference. Pero ako, hindi naman ako yung masyadong mahilig mag-take ng photo. So, hindi naman ganun ka-importante sa akin yun. Kasi, guys, isipin nyo, napakalaki ng difference. Magbabayad ka ng ilang thousands para lang dun, diba? So, okay naman din daw yung camera review nito. Okay, next. Ang pinaka-importante for me kaya na pa-XR ako is yung battery life. Guys, sa tatlong phone, XR, XS, XS Max, ito yung pinaka-matagal ang battery life. Battery life nito tumatagal ng 11 hours and 26 minutes. Ang talk time niya is 39. Tapos, yung XS Max naman in XS is 9 hours and 41 minutes. XS Max is 10 hours and
38 minutes. So, mas lamang pa rin to ng halos isang oras. Diba? Kaya, guys, ito talaga ang kailangan ko. Lalo na kung lagi kang tutok sa phone, ito talaga kailangan mo. Battery life. Long battery life. Okay, sa performance naman, hindi naman to nagkakalayo. Ang speed nilang tatlo. Ayan. Kaya mas okay pa rin sa akin ng XR. Tsaka syempre, diba, kung hindi ka naman ganun ka, yung gusto mo lang ng bagong phone na modern yung design, na sumasabay, okay na sa'yo to. Parang ito na yung budget phone ng tatlo. Sabihin ng iba, budget phone, eh, ang mahal pa rin. Kung i-compare mo lang yung tatlo, ito yung affordable talaga sa kanila. So yun guys, yun yung masasabi ko kung bakit ito yung pinili ko, bakit XR yung pinili ko over XS or XSmax. Yung main reason syempre is price. Yan. Mas mura talaga to. And hindi naman nagkakalayo. Pareho rin naman ang itsura. Siguro, yung dito lang, yung sa camera lang talaga. Yan guys. Guys, papakita ko sa inyo yung power bank. Ito yung power bank na free dun sa ano natin. Sa pinurchase natin. Black siya. There. Simple lang. And mag-aam. Ang brand niya is Mophie. Meron siyang dalawang USB charge ports. Tapos ito yung sa ano, pag i-charge nyo na. Yan. Tapos ito, light indicator, yung power. Yan, may dalawang... Yan guys, super happy dahil may freebie sila. And syempre, kailangan ko to. Ay, oo nga pala, bumili tayo ng case. Hindi na tayo dun sa Beyond the Box bumili ng case kasi sobrang mahal, nasa 1,790 yata yun. Kaya naghanap-hanap na lang tayo ng maganda pero affordable. Kasi ang mahal na ng phone natin eh. So medyo tipid na tayo ngayon sa case. Ito siya, pink. Parang I've decided na medyo magpa-girl muna, mag-pink muna kasi babae naman tayo. Ang tagal ko nang nagba-black lang, nagpe-plain lang na mga ano colors. Color preference ko kasi talaga is black. Basta plain lang, black, white, red, ganyan. Ngayon, nag-pink tayo. Mura lang to, nas 150 lang nata to. Ayan, sa Venice Grand Canal Mall din natin siya nabili. Meron kasi doon sa second floor, puro cellphone cases. Ayan, puro cellphone cases, mga tripod, mga cellphone accessories. Yan, makikita nyo. Ayan guys, tapos na yung unboxing video natin. Thank you sa lahat ng nanood. Don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button para ma-notify kayo kapag may mga bagong vlogs. And syempre, kung may mga comments and suggestions kayo, just please comment down below. And guys, thank you all so much. I hope na nag-enjoy kayo. See you again. God bless.